sa bawat bagay na gagawin ko bilang ama ng ating lalawigan ay ang interes lamang ninyo. Ang interes ng ating mga kababayan at gayon din ang interes na mapaayos, mapaganda at mabigay ang tamang serbisyo sa lahat ng Sorsogon. Seryoso tabi ang samuyang intensyon pag-abot sa paninerbiyan. Tapara sa kuya, dahil na tabi pwede ang pwede na. Bilang gubernador, tinutukan ni Governor Cheese ang pagsasaayos ng mga sektor ng health, social services, tourism, environment, agriculture, infrastructure, education, disaster preparedness, good governance at COVID efforts. Pinili namin na gawin dito ang selebrasyon para makita ng ating mga kababayan hindi lamang ang malalawak nating highway na dinadaanan nyo sa Maharlika Highway, kung hindi ang kalyeng ginagawa namin sa coastal area ng buong lalawigan. Ginagawa na ngayon ang kalyeng nagkokonekta sa Don Sol, Pilar, Castilla at Sorsogon na ang tawag namin ay Don Picasso. Nakarating na hanggang dito, hanggang sa Balogo ang section. Tutuloy-tuloy po namin yan hanggang sa Kasiguran, Uban at Magallanes. Tapos na ang kalyeng nagkokonekta ng Matnog at Santa Magdalena. Layunin namin, hindi lamang magkaroon ng pagkakataon makita ang kagandahan ng lalawigan, dagdag pa rito ang proteksyon ito ng lalawigan laban sa anumang storm surge o pagyo o anumang sabuna na maaaring dumating na sana naman hindi sa ating lalawigan. Ang lalawigan ng Sorsogon ang tinaguriang gateway to the Visayas. Kung kaya't minabuti ni Governor Cheese Escudero na ayusin at mas palawakin ang mga pangunahing kalsada dito. Sa pagpasok ng lalawigan, bubungad ang malawak na Maharlika Highway mula pa lang sa munisipyo ng Pilar hanggang sa munisipyo ng Matnog. Nagpagawa din si Governor Cheese ng mga bypass roads upang maiwasan o mabawasan ang traffic congestion sa poblasyon ng iba't ibang munisipyo. At upang mapadali ang pagpapadala ng mga agriculture produce sa mga pamilihan, naging prioridad din ni Governor Cheese ang pagpapagawa ng farm-to-market roads. Napagawa na po ito, malaking bagay na po kasi madali na po namin akutin ng mga produkto namin na palaikapin na po dyan sa labasan. Sa mga parauma po, nakulaon na bagay man po ini na dati wara po ligging agihan. And sa niyan, sobra na nga ni po ang tinampo kasi almost 4 lanes ini. Kanya ding pinaayos at dinagdagan ang mga kalsada at tulay sa iba't ibang lugar ng lalawigan. Saka gustuhang makonekta ang 538 sa 541 barangay maliban sa tatlong island barangay. Sa ngayon, nasa 322.788 kilometers na ang kalsada ang nakongkreto sa unang taon ni Governor Cheese. Sa paniniwalang katumbas ng maayos na mga gusaling tanggapan ay ang epektibong serbisyo. Kanyang pinaayos ang ilan sa mga tanggapan sa lalawigan. Ilan lang dito ay ang PNP Building, LTO Building, COA Building, DENR Building, DAR Building, Sorsogon BJMP, Gubat BJMP, DepEd Building, Sorsogon Convention Center, Sorsogon Cultural Center, Sorsogon Sports Complex.
at ng Sorsogon Dairy Farm. Nagpapatayo din si Governor Cheese ng National Government Center sa hangaring magkaroon ng one-stop shop service ang mga Sorsoganon. Binigyang importansya din ni Governor Cheese ang seguridad ng mga Sorsoganon sa panahon ng bagyo o sakuna, kaya't siya'y nagpatayo ng mga shelters at evacuation center sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Ang mga gymnasium din ay handa upang maging evacuation center sa panahon ng bagyo, lalo na't pinahigpit ni Governor Cheese ang early evacuation sa buong lalawigan upang makaiwas sa disgrasya. Tinulungan din ni Governor Cheese Escudero na makapagpatayo ng kanya-kanyang municipal hall ang bawat local government units. Bahagi ito ng hangarin ni Governor Cheese na mapabilis at mas maayos na serbisyo ng lahat ng mga munisipyo. Upang makapagbigay ng mas mabilis at mas epektibong serbisyo sa mga Sorsoganon, minabuti ni Governor Cheese na ayusin lahat ng opisina at gusaling sakop ng Sorsogon Capital Compound. Nasa ilalim din sa rehabilitasyon ni Governor Cheese ang mga makasaysayang infrastruktura ng lalawigan, gaya na lamang ng 104 years old na Capitol Building at Provincial Museum. Dagdag pa dito ang pagpapalagay ng fiber optic cable mula Pilar hanggang Matlog para sa mabilis na internet access sa hangaring gawing digital province ang lalawigan ng Sorsogon. Sa kanyang hangaring suportahan ng sektor ng agrikultura, kanya ding pinaayos ang Bulan Fishport at Preto Diaz Public Market upang mapadali ang paghahanap buhay ng mga mangingisda at mga tindero-tendera. Sa lawak ng proyektong pang-imprastruktura na isinulong ni Governor Cheese Escudero sa lalawigan ng Sorsogon, nagresulta ito sa pagkakaroon ng maraming trabaho para sa mga Sorsoganon at iba pang manggagawa sa labas ng probinsya. Mula sa mga opisina hanggang sa mga construction sites sa buong lalawigan, makikita ang malaking epekto sa paggawa dulot ng programang dala ni Governor Cheese. Naging inspirasyon din sa pribadong sektor ang mga proyektong pang-imprastruktura na inilatag ni Governor Cheese. Dahil dito, nagsimula na din ang pribadong sektor ng konstruksyon ng mga establishmento na makakatulong din sa pag-angat ng ekonomiya ng lalawigan. Tiwala si Governor Cheese na malaki ang potensyal ng agrikultura sa lalawigan ng Sorsogon, kung kaya't gayon na lamang ang pagtuon niya dito ng atensyon upang mapadali ang proseso ng pagsasaka at mabawasan ang gastos ng mga magsasaka. Kanyang pinatupad ang Rice Enhancement Program. Sa programang ito, bumili ang lalawigan ng agricultural equipment gaya ng four-wheel drive tractors,
mini combine harvesters, hand tractors, threshers, o reapers na ipapahiram sa mga may-ari ng sakahan. Sa kabuuan, umabot sa 106 hektaryang sakahan na ang nakinabang sa mga kagamitang ito. Kanya ring sinulong ang Sorsogon First Rice Program. Layo nitong madagdagan ang 6 na mga magsasaka ng 10-15%. Sa kabuuan, 68,025 kilos ng mga hybrid seeds ang naipamigay sa mga magsasakang Sorsoganon. Mas pinalawak din ng pamumuno ni Governor Cheese ang pagsasagawa ng multi-cropping sa ilalim ng Coconut Diversification Program. Ito ay upang maalalayan ang mga nagsasaka ng niyog kung saan 84 na coconut farmers na ang nabigyan ng cacao seedlings sa buong Sorsogon. Patuloy din ang pamamahagi ng iba't ibang variety ng vegetable seeds sa mga farmer partners ng Office of the Provincial Agriculturist. Sa ilalim ng kanyang liderato, sinisigurado ng gobernador ang pag-angat ng sektor ng pangingisda. Isang paraan na kanyang isinulong ay ang pagkakaroon ng public-private partner kung saan nagpagawa ng isang demonstration area para sa bangus cage culture sa Bacon, Sorsogon. Ang mga naaani ditong isda ay eksklusibong ipinagbibili sa mga Sorsoganon sa murang halaga. Mas okay ang bangus dagat kaysa sa tabang. Mas masarap yung dagat. Yan talagang hinanap ng tao. Nagpapagawa rin si Governor Cheese ng Crablets Nursery sa bayan ng Santa Magdalena. Ang Sorsogon ang isa sa pinakamalaking supplier ng crablets sa buong bansa, kung kaya nagpalabas si Governor Cheese ng kautusan na pinagbabawal ang pagpapalabas ng mga crablets nang hindi na ayon sa tamang laki. Hangad niya na maibenta ang mga alimango sa tamang laki at sa tamang presyo upang tumaas din ang kita ng mga crab growers ng lalawigan. Tinuunan din ng pansin ni Governor Cheese ang pagpapalago ng shellfish production sa Sorsogon, kung kaya't nagpalagay ang lalawigan ng malawak na tahungan at talabahan sa mga bayan ng Kastilya, Kasiguran, Huban at Magallanes. Sorsogon is great, but Sorsogon can definitely be greater. Ito ang paniwala ng gobernador. At ngayon, ang malalawak na kalsada ng lalawigan ay sumisimbolo ng patuloy na progresong natatamasa ng lalawigan ng Sorsogon sa ilalim ng pamamahala ni Governor Cheese Escudero. Pansisilbihan ko kayo ng tapat, ng totoo at ng tunay. Kada Sorsoganon magdalon.